Bago tayo magsimula, JIP, simpleng palaisipan para sa lahat. Tignan natin kung sinong makakakuha ng tamang sagot sa comment section. Let's go! Kung mahiga ay patagilid, kung nakatayo, patiwarik. Ano ito? Kayo nang bahala sumagot, JIP. Maligaya kung babasahin ang comments nyo. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Maligayang pagdating sa mansyon. Ikinagagalak itong makilala ng personal. Nakilala ko lang iyong kakayahan sa pamamagitan ng sulat. Masaya ako na tagpuan ka ng aking amo. Tumuloy kayo at ituring yung tahanan ng lugar na to. Ako na magdadala ng mga gamit niyo sa kwarto niyo. So ngayon pumunta kayo sa komedor at nang makakain na. Wika ni Mario. Laking pasasalamat ni Mael dahil may isang taong nakakaintindi sa kanila. Habang nasa pagkainan, hindi maiwasan ni Mael ang mag-usisa. Lalo na ang tungkol sa kung paano silang nakilala ni Hugo. Manong Mario, paano po kayo napunta dito? At saka sino po yung nagbigay ng impormasyon sa amo nyo patungkol sa amin? Wika ni Mael. Hayaan nyo ikwento ko sa inyo ang lahat. Alam kong hindi lingid sa kalaman nyo ang pangalan ng tatay ko si Tonyong Sawa. Lalo na sa'yo, kasi nyo. Nanlaki ang mga mata ni Mael. Dahil nalaman niyang taga doon din pala sa bayang kinalakihan si Mario. At ayon pa dito, nakarating sa kanya ang mga gawain ni Mael dahil sa isang kaibigan. Ang dahilan kung bakit kayo pinapunta ni Sir Hugo, dahil sa kanyang mga naging mag-aaral. Ang aking amo ay isang maestro sa kaalamang wikan. May mga mag-aaral siyang lumakayong ulo, naghangad ng higit na kapangyarihan. Sinaway nila ang alituntunin ni Sir Hugo. At ang pinakamabigat na kasalanan ng mga ito, yung pakikipagkasundo nila sa isang pangkat ng mga antikristo. Ang pasyente nyo ay isang mag-aaral ni Maestro Hugo. Ang tanging sumalungat sa kagustuhan ng kanyang mga kapwa mag-aaral . Kaya nilabanan siya ng mga ito at para sa kaligtasan, nagpa siya ang aking amo na pauwiin siya sa ating bansa. Pagpapaliwanag ni Mario. At dagdag pa nito, hindi na magawang pigilan ni Hugo ang kanyang mag-aaral ng mag-isa, kaya humingi na ito ng tulong kina Mael. May kaunti kaming kaalaman tungkol sa mga antikristo, pero halos wala kaming alam tungkol sa mga wikan. Hindi namin alam kung anong kaya nilang gawin . Wika ni Mael. Maaga pa naman. Mamaya pagkatapos niyong kumain, sasabihin ko kay Maestro Hugo na ipakita sa inyong ilan sa pinakamalakas na kakayahan ng isang wikan. Tugon ni Mario. Biglang nagtinginan si Mael at Domingo. Napapangiti ang dalawa dahil may mga bagong kaalaman silang matututunan. Sa palagay ko, hindi na ako makikisali dyan. Medyo nahihilo na kasi ako . At pakiramdam ko, nakalutang pa ako sa lupa. Mas pipiliin ko na lang siguro ang magpahinga. Wika ni Senyo habang sinasapo ang kanyang ulo. Napansin ni Mael na halos hindi nito nagalaw ang pagkain. Mas mabuti nga po sigurong magpahinga na kayo. Kami na lang po makikipag-usap kay Sir Hugo. Matapos kumain, dinala sila ni Mario sa isang kwarto sa pinakababang bahagi ng mansyon. Mula sa unang palapag ng tahanan, bumaba pa sila ng isang napakahabang hagdan. At sa dulo nito, bumungad sa kanila ang isang malaking pinto na gawa sa kahoy. Maestro, parang nasa ilalim na tayo ng lupa. Hindi ko na kasi naririnig yung huni ng mga sasakyan. Wika ni Domingo habang iniikot ang kanyang tingin. Tama ka, binata. Bumaba tayo ng mahigit 20 metro sa ilalim ng lupa. Kinakailangan itong gawin ni Sir Hugo para protekta ng lahat ng kanyang mga mag-aaral at kagamitan. Tugon ni Mario. Maya-maya pa ay bumukas ng kusa ang pintuan at bumungad sa kanila ang isang napakalaking bulwagan
Nakatayo sa gitna ng kwarto si Hugo. Humarap ito sa kanila nang nakangiti. Sumenyas ito sa kanilang tumuloy. Habang naglalakad papasok, manghang-mangha si Mael sa mga dekorasyong nasa dingding. Hanggang sa mapansin ni Mael ang isang malaking kwadro. May mga nakasulat pero hindi niya maintindihan dahil nakasulat sa ibang lingwahe. Ngunit alam ni Mael na ang kasulatang iyon ay mula sa Biblia. Ang kasulatan na nakikita niyo, tunay na bahagi mula sa aklat ni Enoch. Nagulat si Mael kaya kaagad siyang napalingon kay Mario. Ang alam ko, 1,000 taon nang nawawala ang kasulatan na to. Paanong napunta sa pangangalaga niyo? Tanong ni Mael. Nagsalita naman si Hugo. Mangyari lamang na isasalin natin ito sa wikang Tagalog. Ang mga ninuno ko ang nag-alaga sa mga kasulatan. Wala pang nakakakita niya na tagalabas maliban sa'yo. Wika ni Hugo. At dagdag pa ni Mario. Hindi maaaring mapasakamay ito ng ibang tao dahil hindi basta-basta ang taglay nitong kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit nag-aklas sa mga mag-aaral niya. Ginusto nilang makuha ang kasulatan upang gamitin sa pangsariling interes. Si Luna, yung naging pasyente niyo, siyang nagbuwis ng buhay para ipagtanggol ang kwarto na to. Wika ni Mario. Habang nag-uusap ay biglang nakarinig ng malakas na kulog si Mael. Napalingon siya kay Hugo. At laking gulat niya dahil pinapaikutan nito ng kidlat. Napaatras ang lahat dahil palaki ng palaki ang bilog. Hanggang sa pumaibabaw ito sa kisame ng kwarto. Ang ipinapakita ni Sir Hugo ay isa sa mga kakayang taglay ng kanyang mag-aaral. Kagaya ng mga nalalaman niyo, ang mga wikan na kagaya niya ay may kakayahang kumuha ng enerhiya mula sa kalikasan. Maaari nila itong gamitin sa panggagamot o pananakit ng kapwa. Sa kasalukuyang kalagayan, magiging mapanganib para sa inyong kumprontahin sila ng harapan. Wika ni Mario. Kung ganun, anong pinakamainam nating gawin? Tanong ni Mael. Tumugon si Hugo. At habang nagsasalita ay isinasalin ito ni Mario. Ayon sa maestro, kailangang maputol ang ugnayan ng mga ito sa kalikasan. O sa madaling sabi, madiskomunyon. At magagawa lang ito ng isang taong may kakayahang kumonekta sa kalikasan kagaya nila. Maestro, hindi po ba yun ang kapangyarihan ng huling bahagi ng kalatas na awak nyo? Tanong ni Domingo. Tama ka, Dom. Kaya ako sinasabi sa iyo bago tayo malis. Wala na tayong dapat alalahanin dahil kahit papano, may pambato tayo sa mga makakalaban natin. Ang kailangan na lang natin gawin, hanapin ang kinaroroonan nila. Wika ni Mael, na siya namang isinalin ni Mario kay Hugo. Hindi mo na sila kailangang hanapin. Alam nilang nandito ka. Matapos magsalita ni Hugo, biglang yumanig ang lupa. Dali-dali silang tumakbo palabas ng kwarto. Naiwan sa palapag na yon si Hugo upang ipagtanggol ang mga kasulatan mula sa aklat ni Enoch. Mukhang mapapalaban na naman tayo nito, Mael. Pero natutuwa ako dahil sa pagkakataong ito ay kakampi kita. Ngumiti si Mael at hinawakan si Julian sa balikat. Ako rin ka, Julian. Kahit anong mangyari, isipin natin na gagawin natin ito para sa nakararami. Dom, alam mo na ang kailangan mong gawin. Tugon ni Mael. Paglabas nila ng tahanan ay bumungad sa kanila ang 4 na katao. Nakatayo ang mga ito ng magkakahiwalay na parang bumubuo ng isang paresukat. Dinig nila ang pag-usal ng mga ito at hindi makapaniwala si Mael. Dahil ang orasyong ginagamit ng mga kabataan, usal mula sa aklat ng Sator Coronados. Pambihira, kapag minamalas ka nga naman, nagpapahinga ako eh.
bungad ni Senyo paglabas ng tahanan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung ano ang naging sanhi ng pagyanig. Mag-iingat po kayo, Tay. Ang kakayahan ng mga kabataang yan ay nakabatay din sa karunungan ng Diyos. Pansinin nyo ang mga orasyong inuusal nila. Hindi ba mga basag ng letra ng Satorian? Wika ni Mael. Tama po kayo, maestro. Pero may isa pa akong enerhiyang nararamdaman sa kanila. Pinagsamang lakas ng apat na elemento ng mundo. Tubig, hangin, lupa at apoy. Tugon ni Domingo. Mahusay sa larangan ng kumbate mga kabataang yan. At ang tanging panama niyo sa kanila, dapat hindi nila malaman ang susunod yung kilos. Ikaw ang pinunta ni Sir Hugo dahil sa bansag Bumael. Ikaw ang kinikilalang Piping Albularyo, di ba? Napag-alaman ng maestro ko na may kakayahan ka magpagana ng orasyon habang nakatikom ang bibig mo. Wika ni Mario. Napatingin si Mael sa kanyang mag-aaral. Dahil sa kanilang apat, si Domingo lang ang nag-iisang tinuruan niya ng ganong pamamaraan. Dom, tayong dalawa ang lalaban ng Tigalpo. Tay, kahulyan, kailangan ko po ng debosyon. Gumawa po kayo ng paraan para mawala ang atensyon nila sa amin ni Dom. Wika ni Mael. Walang pagdadalawang isip. Biglang humiwalay si Casenyo at Julian. Kitang-kita ni Mael ang ngiti sa mukha ng kanyang ama. Malaking pagkakataon din ito para sa kanya. Dahil gayon lang masasaksiyan ng binata ang buong lakas na itinatago ni Senyong Bakal. Matagal na panahon na din nating hindi nagagawa to, maestro. Ang huling laban natin, sa naaalala ko, mahigit 20 taon na ang nakakaraan. Hindi ko na nga maalala ang pakiramdam eh. Wika ni Juliana habang tumatakbo pasugod sa mga kalaban. Kahit ako man, Julian, sana lang hindi na kinakalawang mga kasukasuan ko. Tugon ni Senyo. Nang makalapit na sila sa pangkat, sabay silang tumalon pa ibabaw. Gamit ang kakayahang makatawag ng kidlat, biglang bumulusok pa ibaba si Julian, na naging dahilan para mabasag ang pormang ginagawang ritual ng mga wikan. Sa mga hindi nakakaalam, sa tuwing nagsasagawa ito ng orasyon o ritual, kailangan itong manatili sa loob ng isang pentagramo. Sa oras na lumabas sila, mawawala ang bisa ng kanilang orasyon at kailangan nila itong ulitin mula sa umpisa. Bagay na ipinagbigay alam ni Hugo at Mario sa kanila bago pa man magsimula ang laban. Nang mabasag nila ang pentagramo, nagmura sa salitang dayuhan ang mga kabataan. Ano daw? Anong sabi? Wala naman ako maintindihan sa sinasabi ng mga yan. Wika ni Senyo sabay suntok sa lupa. Yumanig ang paligid. Maging si Mael, ramdam ang pisikal na kapangyarihan ng kanyang ama. Pambihirang pagkakataon to, maestro. Nasa harap natin ngayon ang dalawang alamat sa larangan ng liim na karunungan. Wika ni Domingo na tinugon naman ni Mario. Sa palagay ko, hindi alamat ang nakikita mo ngayon, Domingo. Sila ay mga buhay na patunay na ang Diyos ay nagkaloob ng pambihirang kapangyarihan sa lupa. Wika ni Mario at napatango si Mael. Agad tinapik si Domingo sa balikat. Ito ang hudyat ng binata para simula ng kanilang plano. Naghiwalay ang dalawa at tumayo sa magkabilang dulo ng bakuran. Naupo si Mael sa lupa at nagsimulang mag-usal gamit ang kanyang isipan. Si Domingo naman, lumapit sa isang malaking puno at hinawakan ito. Walang kaalam-alamang mga kalaban sa kanilang binabalak. Nakatuon ang atensyon ng mga ito kina Senyo at Julian. Bagaman hindi kumikilos, patuloy na nararamdaman ng dalawa ang mga atake mula sa apat na wikan. Napaluhod si Senyo sa lakas ng mga hagupit ng kalaban, ngunit hindi mo makikitang nahihirapan ito.
Maestro Senyo! Maestro Senyo! Kaya mo pa ba? Wika ni Julian. Napangiti si Senyo at tumugon. Pweh! Wala to. Huwag mo kong alalahanin. Ituon mo ang pansin mo sa mga kalaban. Kailangang hindi nila mahalata ang susunod na gagawin nila, Mael. Muling ibinaling ni Julian ang kanyang tingin sa apat na wikan. Nanooy muling nagsimula sa paggawa ng ritual. Ngunit biglang napahinto ang mga ito nang maramdaman nila ang isang kakaibang enerhiya mula sa paligid. Inikot nila ng tingin ang lugar at nasipat si Mael na nakaupo sa isang sulok. Napalingon naman ang isa sa kabilang dako. Nakita si Domingo na nakahawak sa isang puno habang nakatitig sa kanila ng nakakaloko. Akmang susuguri na sana ng isa si Domingo nang bigla itong tamaan ng kidlat. Napasigaw ang tatlo pa sa mga kasamahan dahil halos hindi na ito makilala. Isang maling galaw mula sa inyong tatlo. Matutosta kayo. Anak ng... Mga dayuhan nga pala to. Hindi ako naintindihan. Hoy! Yung sinabi ko! Naintindihan nyo ba? Wika ni Julian. Napakamot sa noo ang tatlong wikan. Nagsalita sa wikang Aleman na isinali naman ni Mario. Ang sabi nila, pagbabayaran nyo daw yung pagpatay nyo sa kasama nila. Hindi daw ito yung huli nyong pagkikita. Wika ni Mario. Ba. May balak pang tumakas sa mga to. Julian, tumabi ka. Handa na si Mael. Tugon ni Senyo. Dali-dali nang umalis sa gitna si Julian. At laking gulat niya nang isa-isang nagsitumbahan ang mga kalaban. Hindi na makagalaw ang mga ito. Tumayo si Mael at naglakad papunta sa kinaroroonan ng mga ito. Nang papalapit na siya, bigla na lang may lumapag na dalawa pang tao. Nakatalukbong ng itim. Inangat lang ng mga ito ang kanilang kamay. Bumulusok pa itaas ang napakakapal na alikabok. Napatakip ng mata si Mael at nang humupa ang malakas na hangin, wala na ang mga kalaban. Anak ng natakasan tayo! Domingo, kaya mo bang malaman kung saan sila nagpunta? Wika ni Mael. Opo, maestro. Sa katunayan, sinundan sila ng mga alaga kong lakang. Tugon ng binata. Natawa naman si Mario sa sinabi nito. Hoy Mario, anong nakakatawa? Tanong ni Mael. Wala naman. Hindi ko lang maisip kung paano mo nadala yung limang malalaking lakang. Saan mo nilagay? Tanong ni Mario habang pinipigilan ang sarili sa pagtawa. Isa po akong mambabarang. Siguro naman alam nyo na kaya kong papasukin sa katawan ng anumang insektong gusto kong gamitin. Tugon ng binata habang ipinapakita ang kanyang kamay na may gumagapang na malaking alupihan. Sa mga hindi nakakaalam, ang lakang ay isang uri ng salagubang mula sa pamilya ng uwang. Mas malaki ito kung ikukumpara sa pangkaraniwang uwang. Paminsan ay nagiging kasing laki ito ng isang tuta. Kakaiba ang kapangyarihan ng mga mambabarang, ha? Pero huwag kayo magpakampante. Dahil ang katotohanan, ang pinagbula ng kapangyarihan nyo ay mga wikan. Wika ni Mario sabay pasok ng mansyon. Maestro, ano na pong susunod natin gagawin? Tanong ni Domingo. Sa ngayon, hindi ko pa alam ang gagawin natin. Nakadepende ang lahat sa susunod na kilos ng mga kalaban. Ang problema nga lang, hindi natin alam ang susunod na gagawin ng mga wikan. Tugon ni Mael. Biglang sumagot mula sa likod si Hugo. Isinali nito ni Mario para maunawaan nila Mael. Ang sabi ni Maestro, kaya niyang ibigay sa inyo ang kanilang kinaroroonan at ang mga susunod na gagawin. Kailangan lang maging alisto kayo sa lahat ng oras. Wika ni Hugo.
para sa karagdagang proteksyon ng tahanan. Naglagay ng mga pangontra si Mael at nagpagala ng alagang insekto si Domingo. Sobrang lawak naman kasi ng mansyon na to. Mahigit 200 uwang na ang nakakalat. Hindi ko pa nagagawang libutin ang kabuuan ng bakuran. Wika ni Domingo. Sige lang, Dom. Gawin mo na lang. Para naman yan sa kaligtasan natin eh. Tugon ni Mael. At nang matapos nilang ilagay ang mga proteksyon, pumasok sila sa loob ng mansyon upang pag-usapan ang lahat ng mga hakbang na gagawin. Hindi na makakadalo si Maestro Hugo. Ako na lang ang kausapin niyo tungkol sa mga susunod na hakbang. Wika ni Mario. Sa ngayon, hindi pa namin alam ang susunod na gagawin. Didepende ang lahat sa magiging kilos ng mga kaaway. Ang kailangan lang, malaman natin ang kanilang mga plano. Alam ni Mael na mahihirapan sila sa mga bagay-bagay. Dahil una sa lahat, hindi nila kabisado ang lugar at kapaligiran. Dom, anong naramdaman mo ng mga panahong nakikipaglaban tayo? Tanong ni Mael. Habang ginagamit kong enerhiya ng puno, nakaramdam ako ng kakaibang bigat sa katawan. Hindi ko din makontrol ng maayos ang enerhiyang nakuha ko sa puno. Yung bang parang may bumulusok na hindi ko maintindihan. Tugon ni Domingo. Malamang naninibago ang katawan natin sa lugar. Kung hindi nyo napapansin, iba ang bumabalot na enerhiya sa paligid. Maging kami ni Julian, hindi namin inaakalang mapapagod kami sa laban. Wika ni Senyo habang naglalagay ng yelo sa kanyang ulo. Nagulat din ako kasi sobrang lakas ng kidlat na binitawan ko kanina. Eto, tignan nyo yung nangyari sa kamay ko. Wika ni Julian habang ipinapakita ang kanang kamay na nalapnos. Maging ako, naramdaman ko din ang bigat ng presensya ng paligid. Sa palagay ko, dahil yon sa kasulatan na nakatago sa bahay na to. Tugon ni Mael. Totoong sinasabi mo, Mael. Malakas na enerhiya ang inilalabas ng kasulatan. Naimpluwensya nito ang lahat ng paligid maging ang paggamit nyo ng mga kakayahan. Wika ni Mario. Biglang sumayad sa isip ni Mael ang isang ideya. Maaari nating gamitin sa ating panig ang enerhiya. Kung magagawa nating makonekta ang mga espiritu natin sa kasulatan, malaking tulong yun. Mahirap ang proseso, pero hindi imposible. Tama ba ako, Mario? Wika ni Mael. Tama ang sinabi nyo. Hayaan nyo imumungkahi ko kay Sir Hugo ang naisip mo, Mael. Matapos ng pag-uusap, nagtalaga si Mael ng mga magbabantay sa paligid habang nagpapagaling ang ilan sa kanilang kasamahan. Hindi lubos sa kalain ni Mael na magiging malaking pagsubok ang pagpunta nila sa lugar na yon. Unang inkwentro pa lang, sinubok na ang kanilang kakayahan. Magpasaganon pa man, wala na sa isip ni Mael ang isuko ang labang iyon. Dahil maging siya, nais matuklasan ang hangganan ng kanyang kapangyarihan. Mukhang malalim ang iniisip mo, Maestro Mael. Pasensya na kung nagulat kita. Hindi ko lang maiwasang mapuna. Wika ni Mario nang madaanan nito si Mael na nakatayo sa balkonahe. Hindi naman sa ganun, Mario. Inaalala ko lang ang mga kasamahan ko. Kapwa kami naninibago sa lugar. Pero hindi ibig sabihin nun susuko na kami. Gusto ko ding malaman ang hangganan ng kakayahan ko. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya naming abutin. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Abangan pa natin ang mga susunod na istorya dito sa ating YouTube channel. Muli, maraming salamat. Paalam.